Magtataas na naman ang presyo ng ilang pangunahing bilihin, mga misis. At para sa detalye, magbabalita live si Dale De Vera. Dale, ano-ano itong magtataas ng presyo at kailan? Cheryl, kasama nga doon sa mga basic goods na sinasabi itong kape, gata, sardinas, canned meat at ilang mga instant noodles doon sa mga dati pa na nag-apply ng price increase. Babalikan lang natin na 2019 pa nag-petition o nag-apply ng price increase itong mga food manufacturer. Pero dahil nga nagkaroon ng pandemya at nag-implement ng price freeze, ay hindi pa agad ito inaprubahan ng DTI. At nito nga lang, napabalita na nag-increase, na pinayagan na. Kanina nakausap natin yung presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Steven Kua, at kinumpirma niya na may 10 manufacturers na inaprubahan na magtaas ng singil doon sa kanilang mga produkto. Mga 3-5% yung itinatayang pagtaas nito. Cheryl, sabi rin ni Kua na bago na during the pandemic o during the price freeze ay may mga 20 manufacturers din na nagpatupad ng price freeze. Kasabay nito, merong din isang consumer group, yung tinatawag na Laban Consumer Incorporated, na nanawagan sa mga supermarket association at supermarket owners na tanggihan yung price, yung ipapatupad na price increase. Pero sabi nga ni Steven Kua ay makakaapekto ito sa kanila, lalo na doon sa magiging negosyo, dahil meron din naman mga yun nga, yung mga workers nila, yung mga grocery staff na maapektuhan, at yung magiging competition doon sa mga food products o food items ay maapektuhan din. Cheryl? Dale, naintindihan natin na talagang may mga paggalaw sa mga presyo. Pero kasi yung sinasabi nga ng DTI, because it's still pandemic, may freeze dapat sa mga presyong ito. So ano ang kanilang dahilan? Hindi naman siguro din rason yung kasi 2019 pa nag-apply for an increase. Kasi ang sinasabi nila ay nasa pandemya pa tayo. Kaya kailangan na talagang ma-freeze muna kung ano man ang dapat tumaas. Cheryl, yung tinuturo nilang dahilan doon sa pagtataas ng presyo ay yun nga maging yung logistics cost at yung iba pang mga cost doon sa pagproproduce ng mga basic commodities. And matatandaan din natin na nagtapos yung price freeze na ipinatupad ng DTI nito lamang July 10. So in any time kapag kaya naprubahan na o nilabas na ng DTI yung department order na pinapayagang magtaas ng presyo ito ang mga manufacturer, ay maaari na itong maipatupad. Cheryl? All right, maraming salamat, Dale De Vera.